Ganda ka nga po, boss. 5:30 na po ng hapon pa. Kuha ko po ako ng video namin ngayong araw. Bali, kanina po umaga. Ituro ko sa inyo yung mga nasimula namin bago pa kayo tumawag ng tanghali. Yung halaman dun sa Pine House 2 entry, sir, pag nakalibre na lang ako kasi magbe-beddings pa ako bukas sa mga natira. Yung Star House 3, 2, 1 saka Mountain View pa lang yung na-beddings ko ngayon eh. Yung iba hindi pa. Bali, ito po pala yung ginawa ni Kuya no pagkatapos mananghalian. Kasi nung alaw na ako, bumili akong materialis tapos nag-beddings na ako. Bali, ito po yung pinahabol niya. Yung nilinis namin dito sa tagiliran. Mapansin nyo, wala ng mga bato na ilipat na namin dito sa likuran ko. Nagdagan niya ng harang. Tapos yung mga kawayan po na natira. Sabi niyo po, ibaba dun sa baba. Ang problema po kasi magiging masikip naman doon kasi hindi pa nagagalaw yung mga nandoon. Ito po muna namin kinamada sa may gilid ng kanal. Kukunin na lang po ni Kuya no pag in case na gagamitin niya na. Sa ngayon po muna dito niya, dito po muna namin nilagay. Naka-overlap po siya dito sa riprap pero hindi ko yung dadaos-dos kasi ano. Magaspang naman yung semento. Pati ko yung mga alulod na nagkalat dito sa may gilid, dito sa may bao area. Kinamada po namin dito, pinatong namin sa ano. Double purpose din po yan kasi para matakpan din yung kanal kasi walang takip. Para kung sakasakaling may mga bisitang darating, lalo na pag mga bata, hindi naman makadisgrasya kasi wala akong takip yung kanal banda doon sa may dulo. Pag umakyat kayo galing coffee farm, yun na yung makikita nyo. Yung mga batuho dito, mapapansin nyo, kung mapapanood nyo po yung video kahapon saka ngayon, yung mga nagtambak na bato dyan, nailipat na po namin dito sa kabila. Tapos dito sa may gilid ng coffee farm na alisan na wala namin ng bato. Itong alulod, sir, baka bukas na lang po ng umaga namin ipatong. Pero ayun na lang yung natitirang alulod na nakakalat dito, yung tatlo nakakamada na dun sa may pinakita ko sa inyo kaninang kawayan. Iakit po namin dito sa may kawayan para dun sa ano, sinabi niya na pag may naglalabas si manang, pwede niyang diligan yung kawayan. Tapos makapansin niyo, sir, may nakabaybay na estro dun sa mga dulo. Bali, si Kuya muna po yung nagputol kanina. Ngayong panangalian niya na nagawa kasi nabili ko na yung lagari. Mapansin nyo, sir, yung mga poste nung ginawa namin bakod, pantay-pantay na yan. Hanggang dun po sa pakabila. Kukuha po ang angulo mula dito sa may poultry. Bali, hinabol na ni Kuya Nu yung bako doon sa may gilid. Nabanggit ko po ata kanina na ihabol na lang sana namin pero nalibre naman siya kaya nilagyan niya na ako ng harang. Nasa 4 feet yung taas ng bakod, nasa may kabila. Ayun na po yung huling ginawa niya ngayong araw, ngayon mag-alasing ko kanina.
Kunan ko naman po ng angulo dito sa may landing naman. Alin po pala yung bili na ano, sir? Lagarin bakal. Min, yung lagarin kahoy nandoon. Hindi mo ginamit. Pagbaba nyo ng landing dito sa may poultry, ayun naman yung angulo niya. Para po maikumpara nyo yung development ngayon saka yung mga nakaraan pa, pwede nyo pong panoorin yung mga video na nakaraan para makita nyo yung mga pinagbago. Tapos mapapansin nyo, sir, dito clear na rin yan yung, kasi yung mga natirain na lang na kabayan. Tapos dumaan din ako dito sa may gilid ng riprap, wala dun sa may poultry. Tapos subukan kong maispatan yung sa may sapa. Hinawanan po kasi ni Kuweno. Bali, ipupus ko muna, sir, tapos bababa po ako dun. Ipiplay ko na lang po ulit para makita nyo yung hinawanan niya. Bali, nandito na ako, sir, sa may ano. Ito po sa may gilid nung riprap na sinasabi ko na target ni Kuweno, lagyan ng bakod mula dun sa may ano, sa may muhon. Ito rin po yung sinasabi niyong PVC na bagsak galing dyan sa may pine house. Hinawanan niya ako kasi nung isang araw pa pala hindi ko nakunan, kaya pinahabol ko ngayon. Tapos hanggang dito yan sa may ano, gilid ng palapala. Ayan po. Yung tinanim natin na kawain, sir, ayan na. Tinanim ni Kuweno. Tapos yung saging, yung pinatanim nyo nung last year. Hindi po ganun masyadong kalaki pero maganda naman yung tubo. Dito niya po target i-bye-bye yung gagawin yung bakod. Papasadyay na lang dito sa may gilid ng lupa na to. Papabaybay ko na lang dito pababa. Tatargetin na lang po namin yung napapansin nyo na ikala yung nasa gitnang ano. Bali, kung mag-umpisa kayong bilang sa baba, yung ikalawa. Pero yung una. Ito yung pangalawa. Pangatlo, tapos pang-apat, ito na yung tabi ng kawayan. Bali, sa pangalawa ko na lang po ipalagay yung ano, yung matatanggal na lumang bakod. Tapos pwede na lang po tayo maglagay pa ng isa rito sa taas. Ang problema po kasi pag naglagay lang tayo dito ng bakod sa taas, para mawawalan lang din po ng silbi yun, kasi clear na clear dito sa baba, tapos pwede pang akitin kasi maganda yung ano, may riprap. Baliwala lang din, no. Pwede ako magpalagay ng hanggang dibdib lang na bako dito sa ano, sa may labas, tapos dito na lang sa taas yung mataas, kasi lalagyan din daw po ng palapala ni Kuweno dito sa may area na kinatayuan ko ngayon. Kuha na lang ako ng video, sir, ulay bukas. Sa ngayon po, ayun po yung mga natapos namin ngayong araw. Tapos yung guest natin bukas sa Star Austrian Mountain View lang po. Sa Bernes pa daw po magkakaroon ng mapupuno.